Hello mga ka-Fish Farm, welcome sa AIDS Aqua Farm dito sa Oriental Mindoro. Iikutin natin yung buong palaisdaan na ito guys kasi ito yung pinaka-high-tech at ito yung pinaka-advanced na fish pond na nakikita ko sa buong buhay ko. At dito lang natin matutuklasan yan sa Oriental Mindoro mga ka-Fish Farm. So tara na, tutuklasin natin kung anong meron dito at kung ano ka-advanced yung technology pagdating sa palaisdaan dito sa AIDS Aqua Farm mga ka-Fish Farm. Umaibon. Kumbaga, yung mga level 5 yung maganda. At sa level 4.5 kayo. Ma'am Rina. Yes, good afternoon. Ano, sa pagkakaalam ng lahat, ano ba yung ibig sabihin ng bunami? Baname. Ang baname, dalawang, yung ito natin, dalawang klase. Oh. Tiger prone at saka yung baname. Yung baname, yan yung ginagamit nila ngayon kasi mas yung klaseng hipon niya, yan yung medyo malambot na makukulong. Pero hindi siya, sa atin kasi hindi pa siya ina-export. Pang local market lang siya. Ang ina-export dito, yung tiger prone. Kasi akala ko bunamil eh. Baname. So, ito yung baname. At saka sir, ang baname pala, lalo na sa ano natin, sa fish pan na traditional, meron yan tinatawag na period of life or PPT, salinity, sorry. Pag dinating yung similya, hindi siya po pwede ng tabang talaga. So, meron talagang alat yan. So, yan ang ginagawa. So, hindi siya mabubuhay kung bababa ng 5 PPT ang banane. Pero sa sugpo, talagang hanggang 15 PPT lang tayo pag similya siya. So, ang PL niyan, PL10, PL9, PL12. So, ganun po siya. Anong term niyo kanina, ma'am? Yung AM? EMS. Early? Actually, na-apply yung EMS. Sa ganito din, pwede siyang mangyari. Kasi, ang wild kasi, ang banami kasi galing yan sa wild, no? So, yung itlog niyan, yung tinatawag nilang, yung simidya niyan. Oh. Ang itlog niyan galing sa, ano, bansa. Depende sa pinakukuhanan nila. Yung city kasi, sa pagkakaalam ko, kinukuha yan sila, ano yan, yung may tawag sila dyan, yan nakalimutan ko. One, medyo mahal na klase. Kung isa yun sa mga tinatawag natin na more sila sa klase ng similya na nanggagaling ng Taiwan, galing ng Guam, may mga ganun. So, hindi pare-pareha. So, ang similya na yan, dinadala yan dito, itlog, dito na lang pinakalaki, ginagawang fly. Ako man, first time ko nakakita ng ganito. Oo. Yan yung bioflak. Bioflak yan. So, ang bioflak technology. Advanced technology din ito. Oo. Yan na yung ginagawa ngayon na kahit sa maliit na parsela lang, hindi katulad sa Pampanga, ng Italitaria, oo. Yan tinatawag na ng intensive. Intensive. May lupa ba to? Wala? Mayroon po siyang lining. Wala siyang lupa. Lining siya yan. Mayroon silang mga water parameters na medyo mahigpit. Hindi sila katulad ng sa atin na nasa sa lupa. Hmm. Ay pwedeng pagbabara ng similya. Kaya hindi sila pwedeng din yung lupa. Ganyan siya. So, tingin mo mga ilang million yung... Actually, ito sabi niya, ang stock density niya dito is 300,000 sa 4,000 square meter. Ina-expect nila na kung aani sila ng 6 na tonelada. So, pwede yun. Pero sa natural na fish pond, hindi. Mahirap magkaroon ng ganyan, lalo na pag walang aerator. Pero pagdating sa ibang lugar, yan ang ginagawa. Lalo na sa lugar niya sa Pontevedra, mga intensive sila kahit hindi lining na ganyan. Mm. Tapos may mga idea tayo about sa fish farm. Ano siya sir, lagi lang talaga ang number one kahit sa bioflak technology, yung pag-set up ng ganito, kailangan talaga may standard kayo. Mayroon din siyang program, katulad ng city, may mga program yan. Even yung ating pagdating dito sa water parameters nila, may mga anyan program. And even yung water nila, yung lalim nila, mayroon ding oxygen yan sa ilalim, sa mga ganyan. So, medyo mahal itong setup na to, pero sureable ka sa aanihin mo. Ganun naman siya. Ganda, no? Malaki ang ano, no? Maliit lang po yan, actually. Pero pagdating sa ROI,
nagiging problema nila, wala silang sludge pad na nagyan. Ang activator ang ginagamit. Naglalagay sila ng activator dito sa ano. Kaya there is a tendency na pag sumirit yung kanilang ammonia, mag-emergency harvest sila. Ganun yung ginagawa nila. Pero na-maintain nila yung kanilang ammonia kapag maliit pa yung mga... Oh, kasi po ito, 35 days na. Malaki na eh. Sample po kayo, hindi pa sa amin na kapit. Hindi lang sumisilit yan kapag nagsigil yung mga... Sir, ang full name mo, sir? Full name para sa vlog? Para sa YouTube channel ko, sir. Ano, sir? Edison. Edison? Apelido, sir? Pagararo. Ay, maganda. Edison Pagararo. Ay, wow! 35 days pa lang yan. Oh? Ang gina, no? Yan, ito yung Banami. Pwede itong tawagin Banami Farm, sir? Ah, ito ni Edge Aqua Farm. Nasaan ito? Nasa... Edge Aqua Farm. Ah, sige. Yan. Ilan days sila, sir? 35 days. 35 days, pero ang lalaki na? 6.5 grams na. Uy! Maganda yung pamamaraan ni sir dito. Yan, yung kanyang pond. Naka pond liner. Pero sa mga actual na ganyan, sir, mga ilang days pag... Nasa 90 days lang yan, 85 days. Pero yung sa'yo, parang advance yung paglaki? Ito, 35 days pa lang ito. Asa, sa iba? O sa iba? Kung ano, kasi iba, maabot ng 90 days, 100 per... 100 per kilo. O ito, si iba po, mga 18 grams, 20 grams. Pwede dito by 90 days, mga 20... February 5 grams. Mag-harvest kami ng partial sa November 15 days. Expected yan mga 50 to 100 pieces per kilo or 60 to 100. Pero ganda no? First time ko nakakita. First time. Ah sir, hindi ka ba huwag stocking? Hindi ba? Sinomonitor ko lang yung view niya. Sa gabi, ano yung hindi po sa gabi? 5, 6, 7. Sinapin ko ba sa 3? Oo. Ito, lower ito sa lahat. Meron yan, yung mga nakadrop na ganyan. Lower yan. Yung sa lilit yung user. 27 at 25. Oh, ano yung nakadrop na? Patuloy kasi... Ilang years na to, sir? Well, first time kami yan. First time? Pero may kapag yung kasarap. Pinag-aralan mo? Experience. Alright. Dati dito, mga 4 years na kami, yung ano lang, yung elder nga. Traditional. Pero, makakaw mga kita lang siya. Tapos ang tosserit Banami sa Oriental Mindoro. 25 baka harvest na sir, wala pa? Wala pa sa December yan. First harvest na ano lang pa siya eh. Tapos December ano December 15, 60 days at bago ng Pasko. Ang talagang harvest nito sa mga 90 days ay January. So, expected namin by that time, bonus by Apple time. Okay, lagay na. 500 pounds, tapos 500 pounds.
Kasi magbawas nga para hindi na mag-identify. Paglagay ng freezer, mga ilang months bago pa mag-harvest? 10 days. 20 days? Ganun kabilis. Bilis yun, no? Siya, mabilis siya sa tilapia. Ano yun? 25 grammars o 130 grammars. 40 pieces to 50 pieces per kilo. Ay, may doon to pala sa pusa dulo. Oh, yun reserve. Yan. Ito yung banami. First time ko nakakita nito, guys. First time. Anong tawag dito, sir? Blower. Roots blower. Tapos meron yan sa ilalim. May sagot lang. Hanggang paikot lang yun dyan eh. Ito sir, buo talaga itong binili nyo? Ano yan? 8 meters ah? Ang lapad. Tapos 100 meters by 8 over 7, ganun. Tapos binuntong buo. Mga ka-fish farm, ito po yung blower na nagkukunik po doon sa ilalim ng tubig. Makikita po natin. Ito po, ganito po ka-high-tech yung technology o ganito po ka-high-tech yung palaisdaan dito sa Edge Aqua Farm dito sa Oriental Mindoro, guys. Yan. Nakakunik po yung blower doon sa ilalim ng tubig. Sir, para may idea, ilan, magkano yung gastos mo dito, sir? Maka ganyan din gawin ko sa lupa ko, sir. Mga magkano, sir? Ikaw, sir, mga 5M. Grabe, no? Oo, kasi... Grabe yung facility. Oo. Grabe. Saan kayo kumukuha ng fry, sir? Batangas. May kilala ko si Lilo sa may Tigbawan. Sila nasa supply sa buong ruwas. Then sa Lubao, sir. Yung predator niya sa Lubao. Ilibot na muna kamo. Ilibot natin kayo dito sa Panamay. Ito yung isa sa mga high-tech na palaisdaan. Makikita natin dito sa Oriental Mindoro. Yung palaisdaan na ito. Very high-tech siya. Walang lupa. Yung parang trapal lang yung nilagay dyan sa para magkapag-stack ng tubig. Ito. Ayun, mag-harvest sila. Paglagay ng fry, 90 days harvest na. So, mabilis yung harvest sa hipon dito sa Panamay Farm dito sa Oriental Mindoro. O, parang tubig siya, ma'am. Hindi ko alam. Grabe, ma'am. 5 million pala yung kwan, yung gastos niya dito. Tama. So, ito yung mga kasama namin.
yung mga technician at saka mga millionaires ng classic, yung si Agrotech. Ayan si Sir Wilson, si Ma'am Rena, si Ma'am Rosie, si Ma'am May, Suzette. Si Ma'am Suzette. From Mindoro. Sir! Sir! Paki-welcome ng mga viewers natin, sir, kasi da-download. Ikaw ako to, Sir San Juan, sa YouTube channel ko, sir. Uy, baka kailangan. Sige na, sir! Sige na, sir! Sige na, sir! Good afternoon po. Welcome po sa Edge Aqua Farm. First time po namin naghulog dito. Provider po ng CV. Yung address, sir, address dito. Dito po, sa Masaki, si Bungabong, Oriental Mindoro. So, anong advice mo, sir, sa nag-pipis fan katulad mo? I take risk. It makes money to earn money. It takes money to earn money. Kalimutan natin yung traditional. Yes. Way of farming. Doon ang, Tama. Bagong teknolohiya ng mag-aalaga. Ganun din, hindi lang sa aquaculture, kahit siguro sa other products. Yes. Ayan si Doc Alvarado, yung kasama natin. Si Sir Arthur Hector. Ito yung aming connection dito sa Mindoro. Thank you. Sige sir, thank you so much sir ha. Pagkakalitan mo na ng activator sir yon after yung compute. Kung kakailanganin mo, tawagan mo. Yan si yung isa sa mga ganda namin kasama. yung brother ko sa... Ako sila yung ano, sila yung nag-donate ng area na concern namin ng... Responsible ano siya, businessman. Pag-guy din. Eh sir, ano yung purpose? Ba't may ganyan-ganyan, sir? Hindi sila mamamatay yung may... Umiikot. Para may blower-blower, yan. Para... Paddle yung aeration. Yung paddle. Tuloy-tuloy. Tuloy. Kasi pag mababa ang aeration yan, mamamatay yung ano, lutang. A certain level yung oxygen na dapat minimintay. Para ang principle niyan, kuya, ay yung aquarium. Diba, there is a generator. At the same time, para yung movement ng water pa-ikot, para yung dumi na iipon. Naka-inclined yung ano nila. Naka-inclined yun, tapos may butas, doon kinukuha yung ano. Nakailamigas mo lalim yun? 1.3 po yung tubig niya na yun. Yung sa kabila, water reservoir na lang. Galing mo, water reservoir na lang eh. Sa January po, pagka-abas nito, dalawa na treatment sa reservoir para sa dalawa po. Tayo-tay lang po. Paunti-unti. Sir, hihingi ako ng harvest mo, sir, ha? Kasi nag-vlog ako sa iyo eh. Tapos ko to sa YouTube channel November, ko. December 15, tsaka December 15. So thank you so much mga Ka-Fish Farm sa pag-watch ng aking video for today. At ito po yung pinaka high tech at pinaka advanced na technology pagdating sa palaisdaan, yung AIDS Aqua Farm dito sa Oriental Mindoro, mga Ka-Fish Farm. So thank you so much, maraming salamat sa patunood. Bye, see you next time. Bye mga Ka-Fish Farm.